Lecture, kung ano nga ba yung sinasabi nilang Suiseki? Maraming nagtataka, alam ko kahit yung mga napapadaan. Nagtataka, bakit pati yung mga bato? Sino siyang dinidisplay nila? Tayin lang natin yung iba, baka may mga interesado pang makinig. Open tayo, mga sir, mga ma'am. In case may mga gusto kayong malaman para at least masagot natin yung mga gumugulo sa ating mga isipan. Okay, so start na tayo. Game na? Okay, so brief history. Ang Suiseki, meaning ng Suiseki is Sui means water and Seki means stone. Kasi nung unang panahon, sinoshowcase yan or dinidisplay sa tray na may tubig. Hindi pa sand. Wala pa. So, habang tumatagal, na-discovery nung ibang mga may collection ng Suiseki na mas stable pala pag sand yung ginagamit. Tsaka mas eleganting tignan. So, alam ko, akala ang nasa isip nyo, Suiseki is Japan, di ba? Pero ang origin po talaga ng Suiseki is from China. Way back 1,000 years ago. So nauna sila, mga Chinese nauna. Ang tawag naman nila sa Suiseki is Gongxi or Spirit Stone. Gongxi. Mapapansin nyo, pag nag-type kayo ng sa Google, makikita nyo dun, Gongxi. Upright siya. Mostly mga para upright mountain or figure. Mga nakapatayo siya. So, Gongxi. Ngayon, dahil uso ngayong mga sasakupin mo yung isang bansa noon para lumakas ang power mo ng bansa mo, lumakas ang maging dominante yung napunta sila sa Japan, eh, veterano ang Japan. Pagdating sa maganyang labanan, kinaibigan na lang ng China. Niregaluhan si Princess Suiko of Japan ng unusual stone, unusual texture, shape na stone. So ang tawag nila Gongxi, ang tawag naman nila doon is Suiseki sa Japan. Nagustuhan ni Princess Suiko ng Japan. So ang ginawa niya, nagpahanap siya ng mga kakaibang klaseng stone. Noon, syempre, matagal na panahon nang nakalipas, dati, wala pang discipline, wala pang rules, wala pang guidelines sa Suiseki. So, mga collection lang. So, ang itsura po ng Suiseki noon is kasing laki ng mga sasakyan. Outdoor. Pansin nyo, mga sa China, makikita nyo yung mga magagandang landscape. Malalaki siya. Pending nga nila, mga ano eh, car size. So, outdoor pa noon. Hanggang sa tumatagal, nag-evolve din, nagkakaroon ng discipline na rin. So, may mga guidelines na lumiit ng lumiit hanggang sa naging indoor na siya. Indoor na. Ang tanong, sir, ano po ba yung maximum size ng Suiseki at minimum or smallest size ng Suiseki na pwede? Based sa mga experts natin, international Suiseki experts, ang maximum size or bigat ng Suiseki para matawag na exhibit size is kayang dalhin ng isang tao na hindi nahihirapan or pinagpapawisan ng gamunggo.
Ikalawa, smallest size. Siguro hindi ka naman mag-e-entry na kailangan ng gumamit ng microscope. So dapat naman, yung hindi mahihirapan yung mga judge na nakikita. Although, kahit na naman 2 inches or 3 inches, mas mag-stick ka na sa, ano, yung visible pa naman yung mga details niya. Pagdating naman sa Korea, ang tawag naman po nila sa Suiseki is Sosyo. S-O-S-E-O-A. Sosyo. Parehas lang yan. Pagdating naman sa Western countries, California, U.S., France, ganyan. Ang tawag naman nila is viewing stone. So pag magre-research kayo, narinig nyo ang Sosyo, viewing stone, Suiseki, Gongshi, isa lang po yan. Magkakaiba lang po ng tawag. Okay. So meron tayong 4 na categories sa Suiseki. First is landscape category. Ano yung landscape category? Kabilang po dyan yung mga miniature version ng nature, landscape, scenery. For example, lang yung kilala natin, Mount Fuji of Japan, pinaliit na version. Parang sa bonsai, puno, natural na puno, tapos pinaliit, miniature version niya, ito na yung ngayon. Mountain, waterfalls. Example, itong nandito na may sand na nasa Daisa. Isang example ng scenery yan, waterfalls. So kasama siya doon. Or pool stone. Papansin nyo may isa doon na medyo malalim na iipon yung tubig. Pool stone or lake. Lake. Kasama yan sa landscape category. Or dry waterfalls. Meron ditong maliit. Ito. Para siyang ganito. Wala siyang pattern ng white or parang maagos na tubig. Pero meron siyang traces mo. Oh, pinanggalingan ng maagos na tubig. So, dry waterfalls. Okay. Second category is the pattern category. Pattern stone. Example. Simpleng stone. Kahit na anong kulay. Pwede. Hindi naman bawal. Yun lang, ang tinitignan po kasi natin is yung visible or malinaw yung markings. For example, walang alam sa stone. Naglalakad dyan, napatingin, at least visible siya. Ay, ano to? Kagaya nito, para siyang bonsai. Bonsai or maliit na puno. Kita mo siya, visible siya. And then, na-emphasize pa kasi para siyang nasa pot. Ginawan din nila ng parang nibari. Pattern stone. Third category is the figure stone. So, ito yung isa sa nanalo. Kahit hindi ko sabihin, alam nyo na para siyang figure. Kasi, well-defined. Kita nyo yung ulo na may katawan, di ba? So, yung mga yan, for example, monk, Mama Mary, mother and child, Buddha, ano pa ba? Ang tawag nito? Animals. Oo. Oh. So, ito yung sa figure stone. Last is the abstract. Paano malalaman kung abstract? Pinakamahirap kong intindihin ang abstract. Kasi nga, kung ano-ano yung nakikita mo, naguguluhan ka kung pattern stone ba siya? Landscape ba siya? Hindi naman siya
figure stone. All categories. Pero kakaiba yung texture, kakaiba yung formation, kakaiba yung kulay. Maganda siya pero hindi mo alam kung anong category. So it will fall in abstract category. Example. Actually, yung may butas, that is abstract. Hindi yan sa landscape. Abstract category po. Ang tawag namin dyan is domon ishi. Term ng English term ng domon ishi is tunnel stone or portal. Ngayon, na-discuss ko na yung apat na category ng Suiseki. Parehas namang may butas. Mas malaki naman yung butas nung isa. Bakit mas mataas yung award nung mas maliit? Ngayon, sasagutin ko. Ang basehan ng pagja-judge ng Suiseki, mga brother, may criteria yan. First is the hardness. Hardness, pinaka-importante yan sa collection mo. Dapat matigas na klase. Bakit? Kasi mas mahirap sila ma-form sa nature. Matigas na stone, mas mahirap sa ma-form sa nature. Eh, meron kang stone na mataas ang hardness niya, na may formation. Kagaya nito, explain ko kung bakit mas malaki naman yung butas ng isa. Pero bakit mas mataas yung award na nakuha ng mas maliit? Kasi po, mas matigas itong maliit. Bakit? Example, papakita ko sa inyo kung bakit matigas siya. Stone to. So, isang form ng basaltic stone ito. Ibig sabihin, galing siya sa volcanic. Vulcan. Binugon, lava to noon. Ancient time, may mga bundok, ay may mga existing volcanoes. Sabi ng geologist na friend ko, may existing volcanoes. Wala na ngayon. Pero noong prehistoric time, meron. So ito yung mga binuga ng mga nanatabunan na rin na dahil nga hanap ng hanap yung mga tao, natagpuan nila yung mga ganito. Papatunayan ko kung bakit kakaiba siya sa mga nakikita niyong stone dyan sa labas. Ito ah. Gagamitan natin ng bakal or metal. Ito. Kukuskusin natin. Papakita ko kung sino mas matibay. Yung bakal ba? Or yung stone? Makikita natin kung may... Sir, ikaw ang titingin ha. Ikaw sir, ikaw. Titingnan mo kung ano yung matadamage. At kung mag-create nga ng damage sa stone. Gagamit tayo ng point. Ay hindi, baka makasuhan ako dito. Pahingin ng anything. Plies, knob cutter, anything na bakal. Nail cutter. Susi, susi, susi. Oh. Yan ang medyo ginto. Okay, so metal siya. Tingnan nyo sir ha. Baba ko muna yung mic. Gusto kong patunayan na hindi lang gawa-gawa yung sinasabi ko. Kukuskusin natin yung stone mismo ng metal. Nakita nyo nag-mark? Ay, yung ano, nakita silver, nyo nag-mark? Yung silver ang nag-mark. Sir, lapit ka rito. Nag-mark ka siya, di ba? Oo, nag-mark ka siya. Sir. Tatanggalin ko yung marka niya. Sir, tignan mo kung merong gasgas. Kahit na maliit. Nandito
magic, sir. Magic. Magic. Wow, magic. Meron. Tingnan mo, pakita mo sa kanila yung mga ano, para at least to see is to believe. Bibili na ano? Oh. Silver? Nahilis. Nahilis. Napudpod yung bakal. Okay. Isa na yon na napatunayan natin na mas matigas tong stone kaysa sa bakal. Pero hindi lahat ng stone, pwede nyong iganon. Yan lang. Kanino po yung may butas dito? Kaysar Baneng ata. Baneng? Sige. Hingin na lang ako ng tawad, Kaysar Baneng. Ipapakita ko rin kung bakit, sino mas matigas. Mamaya. Pero ito pa yung isa. This is a magnet galing sa sirang hard drive ng computer. Para makita natin kung fake. Bato. Bato talaga. Mapansin ninyo, hindi siya dumidikit. Pero bakit dito? Dumikit yung magnet. Ibig sabihin, tinanong ko yung geologist na kaibigan ko. Sir, bakit dumidikit yung magnet? Mataas yung metal content. Ngayon, matigas na klase ng stone na patunayan natin. Bakit ngayon may butas? Sa nature, mas matigas ang material na stone, mas mahirap magkaroon ng formation. Kaya po nanalo yung mga, kung mapapansin nyo, maraming may formation dito, pero matitigas, magnetic sila. Mahirap ma-form yung mga yan, pero bakit nag-form? Diba? Yun yung idea, yun yung scientific explanation dyan. Testing natin. Hindi dumidikit. Okay, testing ulit natin. Ito yung nakalaban niya, mas malaki yung butas. Mas malaki ang butas nito kaysa dito. Mas malaki rin siya. Actually, may mas malaki pa dyan, kaya lang mabigat kasi. Testing. Ulog. Ulit. Sigit natin. Tagalan natin ng konti. 1, 2, 3. Kilala ko yung may-ari nito, pero hindi kami ganun ka-close. Pero gusto kong ipakita sa inyo kasi, Sir Susi, na bakit mas mataas ang nakuha nito dito. Iwan. Babaon siya. Damage yan. Ibig sabihin, mas malambot yung material. So, sa nature, hardness. Mas mabilis ma-form to kasi mas malambot eh. Na, pa-follow nyo mga brother. Alam ko, kahit yung mga naglalakad na ano dyan, medyo natitinig din nila. So, mas harder yung material, mas mahirap ma-form. Mas softer yung material, mas mabilis ma-form. The problem is, mas brittle, mas malutong yung mga softer material. So, kaya, actually, kahit ihulog natin to dito sa granite, siraan granite. Masisira yan. 100%. Okay. Asa na tayo? Ngayon. Hardness. May figure stone. Figure stone tayo ah, sa figure stone. Yun yung nanalo. Best in Suiseki. Bakit nanalo? Ang daming magagandang shape dyan. Ang daming... Gaya nito. Maganda naman to. Magkaibang tao yung may-ari. Pero bakit nanaig yun? Kung papansinin nyo, mas na-form siya na maayos. Yung
head. Mahirap ma-form to sa nature. Okay. Ganito yung origin ng stone. Ang origin ng stone, bundok po yan. Ako hindi ko kwento-kwento lang to, ha. Tinanong ko talaga sa mga geologists na mga kaibigan ko. So, ang origin ng stone natin, bundok. Due to force of nature, natural force of nature. Example, malakas na bagyo. Tuloy-tuloy na pag-ulan. Or lindol. Nag-collapse yung part ng bundok. Nahulog, humampas sa kapwa niya bato or matigas na parte ng bundok, nabasag ulit. Gumulong ulit, humampas na naman sa mga matitigas na parte ng bundok, nabasag ulit. Gumulong ulit, nabasag ulit, gumulong ulit, nabasag ulit. In short, habang nababasag, lumiliit. So pagbasag yan, matalim. Matalim. Damage yun. Ngayon, mahuhulog po yan sa paanan ng bundok, which is, usually, merong mga ilog. Bundok, bundok, pagitan ng bundok, syempre, dadaanan ng tubig yan. Upstream. Nasa taas. So, aagos yan, bubulusong pababa. Kasama yung stone. So, hahampas na naman yan sa mga kapwa niya, bato. Mababasag na naman. So, survival of the fittest po yung nangyari dito. Bakit maganda? Damage lahat to. Ang original na form niyan, na texture ng stone, ito. Itong nakaumbok na to. Bakit nagkaganito? Yung weakest part ng stone, yun yung naubos. Yung strong part ng stone, ito na yun. Ngayon, bakit unique? Damage to. Bakit wala kang makikitang matatalim sa mga edges, sa dulo? Big sabihin, matapat, matagal na pong ganyan yan, na gumugulong pa rin siya, natatama ng mga buhangin at bato. Nag-heal na. Kumbaga sa bonsai, yung freshly cut na, kunyari, nag-cut back ka, mag-heal yun, di ba? So, ganun din dito. Completely healed na siya. Tanong? Tanong? Sir? May tanong po kayo. Ah, depende sa hardness yan, sir. Mas soft yung pag mga ganito, sir, approximate, hindi ko ma-ano, pero mababa ang 200 years dito. Pero pag harder yung stone, mas mataas yung years. Ah, usually mga ganito, sabi nung kaibigan kong geologist, ma-form to mga, baka wala pa yung mga dinosaur. Kasi ang existing, bago pa dumating ang mga dinosaur, bato talaga dito na sa lupa. So kung magko-collect kayo ng antique, oldest form, stone. Okay, bigay ako ng idea sa inyo kung magkano yung stone or Suiseki. Yun pong mga may potential, ngayon, nagre-range siya ng 5,000 and up. May potential yon. Pero yung mga high potential, yung mga exhibit grade na pwede mong may panglaban ng matataas na exhibit. Actually, ito, saan ba si ma'am? Wala si Masawa. Hindi ko alam kung pwede kong bangkin din eh. Ito. Pero, ilalaban dapat to sa BCI. Na papayag lang nung may-ari. Ay, nung bagong owner. May kaibigan ako, bumili siya ng isang Suiseki. 800,000 pesos. Isang Suiseki. Sa Luzon. Bakit?
umabot ng ganun. Kasi, yung stone na yon hindi naman kagandahan. Hindi rin ganun katigas. Pero bakit mahal? Resemblance. Yung stone na yon merong kasamang box. Meron din kasamang parang scroll at libro. Naka-indicate doon kung kailan na acquire nung hari at nung emperor. Nung napatay yung emperor, napunta sa hari. Tapos nung namatay yung hari, binana ng anak niya, prinsesa. History. Yung history, kasama yan. So maganda, yung mga nahahat natin at potential, yung talagang magagandang stone, dapat nilalagay nyo, naglalagay kayo ng record kung saan galing, sinong may-ari. Kasi ang Suiseki po, hindi bumababa ang presyo niya. Tumataas. Lalo na pag naipanalo mo sa exhibit. Example, collector ka, hindi mo hinan. Binili mo ng 5,000. Nilaban mo sa exhibit, nagka-award. Nag-value. Depende yun sa award, kung bronze, silver, or gold, lalo na pag nag-best. Oh, kung 5,000 bronze times 2, nag-silver siya times 3, nag-gold siya times 4, 20,000 na. Eh nag-best. Habang tumatagal po, tumataas din yung value niya. Question? Nabubuhay ang bato? Nabubuhay ang bato? Ah, oo nga pala. Ah, oo, yes. Unahin ko lang to sa'yo. tanong, actually yan yung common na tanong sa akin. Lumalaki daw yung bato kasi buhay. Ako naman, hindi, kulang yung knowledge ko, hindi ko masagot. Tumawag ako dun sa geologist na pwedeng makasagot na legit, hindi yung kwento-kwento lang. Hindi daw lumalaki ang stone. Wala naman yung circulatory system. Hindi yan ano. Nagkataon lang na yung magagaan na stone, weak at medyo mahining pagkaka-form. So kaya siya magaan, ang pow. Hindi condensed, compact yung ano niya, yung kasi pag minicroscope mo yan mga brother, akala mo solid ang stone pero hindi, may force yan. Kaya nga pag binasa mo, mag-absorb eh. Di ba? Pag binasa mo ang stone, mag-absorb. May force yan. Oh, it depends yung material, kung anong klase, limestone ba yan o ano, basalt ba yan. Okay sir, hindi totoo yun. Daw, sabi nung geologist yung CC natin pag ano, hindi daw totoo yun. So, it depends sa klase ng material ng stone, kung ano yung component niya. Mga calcite, limestone, yan, medyo condensed kasi siya, hindi siya compact. Parang matigas lang, pero mas magaling kasi siya, di ba? Sir, ayong flat, kailang mahin. Sayang no, hindi umabot yung ano. Ipapakita lang ako mga brother. Ang akala nila, pagandahan ng Suiseki ang labanan sa Suiseki Seminar. Hindi po. Baka nga, yung iba dyan, di ba magaganda, bakit natalo? Mukha namang mountain, mukha namang... Kasi, hindi yun yung basihan, pagandahan. Pahirapan kung paano na-form sa nature. Di ba nga po, gumugulong. Ang nature niya, gumugulong bago nagkakaroon ng formation. So, meron akong isang ipapakita dito na isa sa unang mga pumasok sa international exhibit. Thank you.
Hindi ko alam kung makikita nyo masyado. Ayun, buhay pa yan. Sir. Buhay pa yan ngayon. Yes sir, nasa akin. Makikita nyo sa BCI. Eto po, oh. Manipis na stone. Tapos may umbok sa bandang gitna. Okay, papaliwanag ko. Bakit siya nanalo at bakit siya unique? Bakit natalo yung magagandang, mas magagandang malayo sa kanya? Bakit? O, itong explanation. Ako din, hindi rin ako maniwala eh. And explain nung mga nag-judge. International judge to, mga nag-judge dito. Ang nature niya, di ba, gumugulong? Manipis siya. Bakit na natagalan niya or naka-withstand siya sa paggulong-gulong? Eh, ang nipis nito. Biruin niyo yan kahit na hanggang dyan lang sa pinto ng mall. Hanggang dito, pag umaagos yan, eh, buti sana kung sand lang. Ang ilog, puros bato yan. Sand, bato. Gumugulong, biruin ito, ibubuga ng ilog. Lalo na pag, di ba, may bagyo. Yung agos ng times 10 ang agos ng lakas ng current ng ilog. Bakit nakasurvive? Bakit walang damage? Bakit walang crack? Walang crack. Walang chip. So, nasurvive niya yun. Kaya siya unique. Simple lang, di ba? Hindi siya maganda actually, pero unique siya. Kaya dapat alam nyo, ngayon alam nyo na po kung paano ang formation ng stone. Isa pa, mga mahirap ma-form ay yung mountain plateau. Yan, example natin, yung kay Presleyo. Kay Presleyo ata to. Maraming matatawa. Bakit magandang klase ito? Mahirap ma-form sa nature tong flat na part na may umbok yan. Maaaring flat lang yan, diretso. Bakit buhay yung kanto niya? At wala siyang matalim. Pero makikita niyo yung mga angles niya, di ba? May buhay-buhay yung ano. Visible yung kanto niya, parang kanto sa gilid ng mesa. Lahat po ng ganito ko nun, kung hindi nag-gold, nag-best in show sa national at international category. Papakita ko lang po yung... Hindi para ipagyabang, pero para at least may idea po kayo sa... Grabe, Jahil. Ito, nani bro? What? Jupiter? Plano yung mata? Ay, kung si Stone na. Sir, oh. Kita niyo po ba? Ma'am, kita niyo? Simple lang, di ba? May git isang dangkal lang po yan. Pero binili po siya sa nasa Taiwan na po, isa sa mga bonsai experts natin, mga judge din sa international. Lichong mo si Master Lichong mo. Kala ko ano yung binabot, kala ko espasol kasi naka roll. Thank you my friend, sabi na. Pagdating ko sa bahay, pera pala. Yes, sir. Oh. Simple lang siya. Ito naman yung nag-best in Suiseki sa national. Multiple plateau. Apat na palapag. Sa nature, kahit isipin nyo, mahirap ma-form. Kasi nga, gumugulong, di ba? Dapat curve. Rounded siya. So, ang labanan, hindi pagandahan. Pahirapan po kung paano na-form sa nature.
Okay, may question pa, sir. Yes, sir. Anong nililinis? Ah, oh, yung paglilinis. Tama, sorry. So, sa amin, sa Luzon, ang mga stones namin doon, dahil medyo mataas ang level ng hardness niya, ginagamitan po namin ang muriatic acid na 29%. Yung pinaka, yung available na pinakamataas na grade, 29%. Pag nahulog, napatak yun sa buhangin, uusok. Bubula. Matutunaw yung buhangin. So, pagkatapos nyong, pero, mga fossilized or mga calcite, limestone, pag pinatakan nyo po ng asido yan, matutunaw. Depende po sa klase ng dark stones, yan matibay sa asido. Lighter stones, medyo weak siya. So, hindi siya ganun katibay. Ngayon, after mo ma-muriatic acid yan, brush mo lang ng scuba, patuyo mo. And then, ang final na ilalagay dyan is mineral oil. Bakit mineral oil? Hindi na, pwede bang baby oil? Pwede bang yung cooking oil? Okay. Sagutin ko. Ang mineral oil po, para sa kabag. Ibig sabihin, safe siya sa balat, safe sa tao. Kasi, mineral siya, 100% mineral pa siya, natural, wala pa siyang chemical. Ang tendency, pag may halong chemical, synthetic na yun. Ibig sabihin, pag in-apply mo sa stone, shiny siya, makintab. Kasi may lasting effect yan eh. Lalo na yung mga engine oil. May gumagamit yung iba, bababat nila sa use yung gamit na ng engine oil. Para umitim. May downside po yun. Pag magaling yung judge, expert sa stone, sa Suiseki,